natin ang time frame. Tumatakbo ang oras, oh. Ilang doktor pa ba mamamatay bago dumating yon? Hindi pagkain na kailangan namin, Mayor. Yung gamot na kailangan namin. At tinatanong mo, bakit hindi ako nakapipi ngayon? Kasi pasyente na ako. Kasi nahawa ako kay Dr. Rayula. Nang dahil sa'yo! Hindi ko alam na may sakit na ako. May namatay na doktor na sana tumutulong sa maraming pasyente! Ano yan, ha? Pinupo ka na ng dugo? Ay, halagay, hindi po. Hindi po sakit to. Ako yun nga ba sinasabi ko, may virus ka talaga. Hahawakan mo pa kami dito na makasinungaling mo. Hindi po sakin to, hindi sakin. I am just stating the facts. No one can escape this virus. Kaya ngayon pa lang, I am extending my heartfelt condolences sa'yo at kay Lynette. Buisit ka talaga, Moira. Asal demonyo ka. Bahala ka na nga dyan. Buisit talaga yung mami mo. Sama na ugali. Hindi mamamatay si Annalyn, Chloe. Hindi pwede. Kailangan tumaas yung immune system mo. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Alagaan kita. Lilipat kita sa private room. Doc, pwede pong wala muna baka alam. Lalo-lalo na si tatay kasi mag-aalala yun para sa akin. Please. Pwede bang wala muna baka alam? Lalo-lalo na si tatay kasi mag-aalala yun para sa akin. Please. Doc Lyndon? Doc RJ, I need to tell you something. Alam ko magagalit sa akin si Annalyn dahil binili niya huwag ko sabihin sa inyo to. What about? Doc, si Annalyn, lumala yung symptoms niya. Umubo na siya ng dugo. Ano? Ano? Umubo ng dugo si Annalyn. May virus na rin siya. Opo. Nahawaan po si Annalyn. Doc, sandali muna. Paano nangyari yun? Wala ba siyang ano, yung mask, yung mga sinusuot para maprotektahan siya? Meron naman po. Kaya lang, aksidente nahawaan ni Doc Yula si Annalyn. Jesus. Kumusta nga po ko? Kumusta si Annalyn? Chang? Ano nangyari kay Annalyn? Tatawag naman ako sa'yo mamaya. Chang! Chang, ano ho nangyari kay Annalyn? Ano nangyari sa anak ko? Chosa! Anong nangyari kay Annalyn? Ba't ayaw niyo magsalita? Chang! Ano ho nangyari kay Annalyn? Ano yung sabihin sa'kin? Ayaw niyong sabihin ko anong nangyari sa anak ko, pwes pupuntahan ko siya. Lynette! Ano ba, Lynette? Lynette! May sakit na rin si Annalyn. Umubo siya ng dugo. Ano? Chang! Chang, tawagan niyo po si RJ. Gusto ko makausap si Annalyn. Gusto ko makausap yung anak ko. Tawagan niyo po siya. Lynette! Chang, tawagan niyo! Gusto ko makausap ang anak ko! Lynette, ka muna yung una! Gusto ko iingat ka! Ano ba? Gusto ko makausap si Annalyn. Chang, tawagan si RJ! Tawag ka ng dugo! Dali! Chang, nakikiusap ako. Tawagan niyo po si RJ. Tawagan! Gusto ko makausap si Annalyn. Chang, nakikausap ako. Gusto ko makausap si Annalyn. Tawagan niyo na po si RJ. Ano nangyayari sa'yo? Chang, tawagan niyo po. Tawagan niyo na si RJ, please. Nakikiusap ako. Gusto ko makausap niyo. Ano ko? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Bitawan ka na kalita! Saan ba kasi ko dati? Bitawan!
mo, may virus ka, di ba? Oh, kaya kailangan ka talagang i-isolate, ba? Wala akong virus! Bakit mo pa pinipilit? Palabasin mo ko dito! Ay, hindi! Mom, yun! Chang, tawagan niyo na po si RJ. Gusto ko makausap ang anak ko. Gusto ko siya makausap. Ano, hindi pa rin ba sumasagot si RJ? Ano na nangyayari sa anak ko? Lapitin niyo! Ito na! Dahil ko na! Sir, pati po kayo ni Doc Annalyn? Narinig ko po kanina, may kausap kayo sa phone. Opo. Ipagdadasal ko po na gumaling na siya para makasama mo na po siya. Maraming salamat po. Excuse me lang po, yes, Nay. Po. Hello? Doc, RJ! Kumusta? RJ! Si Lynette, oh! Lynette, kumusta ka na? Hindi ako okay! Ano nangyari kay Annalyn? Ano nangyari sa anak ko? Bakit siya nagkaroon ng virus? Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo sa akin ang buhay ang anak ko! Gusto mo siyang makausap! Gusto ko pa makasama yung anak ko! Naiintindihan mo! Ibalik mo ng buhay ang anak ko! Narinig mo ba ako, RJ? Naiintindihan mo ba ako? Lynette, huwag kang magsalita ng ganyan. Makakaligtas ang anak natin. Gumawa ka ng paraan mo na ako. Pakialam ko anong gagawin mo. Basta buhayin mo yung anak ko. Iligtas mo siya! Naiintindihan mo, RJ? Bakit hindi ka makasagot? Bakit hindi ka makasagot? Hindi mo kaya? Kung hindi mo kaya, ako ang pupunta dyan. Ako ang magliligtas sa anak ko! No, Lynette. You just stay there. Gagawin ko ang lahat para maiuwi ko ng buhay si Annalyn. Pangako yan. I'm Dr. RJ Tanyag. Magbo-volunteer ako sa loob para makatulong ako. Maaari po bang makita ang ID ninyo? Sigurado po bang magbo-volunteer kayo? May mga pipirmahan po kayong waiver. Sa sariling desisyon nyo po ito. Walang pananagutan ng ospital o ang Ministry of Health. Papayag po ako. Pirma lang po kayo dito. May waiver, sir. Kailan po kayo? Dito po kayo pwede pa. Dad! Zoe! Ano ito? Pag-volunteer ka sa loob? Yes, Zoe. Malubha na yung kapatid mo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero Dad, pag pumasok ka doon, hindi ka na makakalabas. Makakalabas ka lang pag negative ka or vaccinated ka. Wala akong pakialam. Basta kailangan ko samahan yung kapatid mo. Pero Dad, I hate to say this. Pero you cannot alter what's meant for Annalyn! Hindi ka naman Diyos! Dad, paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung hindi mo kayanin? Ha? Dad, paano ko?
sorry, Zoe, but I have to be there for your sister. I would do the same thing for you. And whatever happens to me, then so be it. Because we can't alter what's meant for me either. Please, mag-iingat ka. Please, I don't want this to be the last time that I see you. Please, please, come on, Alain, please. Please, come on, Alain. Sir, okay na po. Dad! Please, gawin mo lahat para maligtas si Annalyn. Sabihin mo sa kanya, pag hindi siya gumaling, aawain ko siya. Na sentro ng Transsystemic Virus or TSV. Hinihintay pa rin hanggang ngayon ang mga test kits, gamot at vaccine na manggagaling pa sa ibang bansa. Pilit na ginagawa ng paraan upang umabot ang mga gamot sa mga pasyenteng infected na ng TSV. Isa pa sa ikinababahala ng ospital ang kakulangan ng mga doktor sa loob ng San Regado Medical. Dahil dito, nagkusang loob na mag-volunteer ang kilalang neurosurgeon ng bansa na si Dr. RJ Tanyag. At yan ang mga kaganapan dito sa TSV Watch sa San Regado Medical. Magbabalik po kami mamayang hapon. Ana Ruiz, nag-uulat. Oh my God, sa'yo ang RJ ko na! Possible na mahawa siya dun eh. Oo eh! Bakit siya panayagin pumasok? Wait, sino ba may number? Can we try calling again? Mahirapan siya tawagan. Pero dapat may security dyan para hindi nakakapasok yung mga... Di ba? Hindi baka kasi siguro dahil nandun si Dr. Santos kaya siya nag-volunteer na pumasok. Eh, kaya pa. Dapat... Ma'am Giselle! Ma'am Giselle! Si Dr. RJ po! Nag-volunteer na pumasok sa loob ng San Regado Medical. What? Tingnan niyo po. Are you sure? Ang kakulangan ng mga doktor sa loob ng San Regado Medical. Dahil dito, nagkusang loob na mag-volunteer ang kilalang neurosurgeon ng bansa na si Dr. RJ Tanyag. Oh my gosh! Is he crazy? Ano ginagawa niya doon? Bakit siya pumasok doon? Ma'am, we think pumasok si Dr. RJ dahil nalaman niyang positive si Annalyn ng TSV. What? Positive si Annalyn? Are you sure? Oh my God! Yes, ma'am. Nawan po siya ni Doc Yula. Oh my God! No! Sana naman po huwag niyo akong hayaan mamatay mag-isa, o. Gusto ko pa pong mayakap si nanay si tatay. Annalyn, anak,
nandito na si tatay. Tay. Tay! Ano po ginagawa mo dito? Delikado dito, Tay! Nandito ako dahil nangako ako sa nanay mo na iuwi kita sa kanya. Pero Tay, paano kung maawa ka po? Ba't ka pa papasok dito? Umalis ka na po dito! Anak, wala akong pakialam kung mahawa ako. Basta sasamahan kita. Anak, lakasan mo ang loob mo. Padating na yung mga gamot. Gagaling ka na. Mabubuhay ka, anak. Sasamahan kita. Magkikita pa kayo ng nanay mo. Magandang balita po! Dumating na sa bansa ang mga test kits, gamot at mga bakuna para sa TSB. At ngayon po, paparating na dito sa ating bayan ang mga taga Ministry of Health para dalhin ang mga gamot at bakuna na makapagpapagaling sa ating mga kababayan at mga taga-medical professional na tinamaan ng sakit dahil dito sa TSB. Hello, Mami. Hello, Zoe. Totoo ba ang balita? Nag-volunteer na yung daddy mo dyan sa San Regado? Pumasok siya doon? Oo, sinamahan niya si Annalyn. Alam mo, tanga rin talaga yung daddy mo, no? At ikaw naman, hindi mo pinigilan? Mami, pinigilan ko siya. Pero ano magagawa ko if he insisted? Alam mo, sana mamatay na silang dalawa ni Annalyn para masolo natin ang kayamanan nila. Tatay ko pa rin siya. Ano ba yung sinasabi mo? Lord, in times of tragedy like this, we entrust our faith into your hands. Please help Meng and Annalyn to overcome this illness caused by TSV. Also, please extend your mercy for all those affected by this disease. Lord, please have mercy. Papa is already gone. Please don't take Omeg and Annalyn from me. Ma'am Giselle! Bakit? What happened? What happened? Ma'am, yung gamot po sa TSV, nasa San Regato na po. Oh! Praise God! Gagaling na po si Annalyn. God. Ay, salamat. Gagaling na sila. Thank you. God is good. God is really good. Saan pa kapalik na sila dito? Lolo?
sila tawagin. Ito, Michael. Anak, anak, huwag mo sila tawagin. Wala sila dito. Anak. Hello. Anak, lumaban ka. Lumaban ka. Stay with me. Ito, Michael. Lumaban ka, anak, para sa amin ng nanay mo. Sige na, anak. Huwag mo sila tawagin, anak. Dito ka lang, anak. Ito, Michael. Anak, please. Please, anak, lumaban ka, anak. Please. Lumaban ka, anak. Lumaban ka, anak. Para sa atin ng nanay mo. Anak. Anak, dito ka lang. Please, stay with me, anak. Anak, please, stay with me. Sige na, anak. Hello, Mami. Zoe, bakit mo ako binaban ang telepono? Sumusobra ka na, ha? Si, madami akong ginagawa dito. Pag naka-uwi ako, tsaka mo na ako awayin, okay? Oh, sige na, kung wala ka nasasabihin, bye-bye na. Zoe, ba't parang nagmamadali ka? Doc, excuse me po. Andiyan na po rayo yung mga test kits at mga vaccine. Let's go. Mom! Nandito na yung Ministry of Health. May dala na silang vaccines at gamot. Ano? May gamot na? Oh, Zoe, hindi pwede yan. Na maaaring makaligtas pa si Annalyn lang dahil sa gamot na yan. Enough, Mommy! Hindi lang naman si Annalyn yung makikinabang dito, kundi ang buong Pilipinas. Ang buong mundo! Pag kumalat yung PSV at hindi natin na-contain yun, it's going to be an epidemic. And there's a big chance na mahahawa ka. Gusto mo ba yun? Okay, fine. Pero sana hindi gumana sa kanya yung gamot na yan. Sige na nga. Babay na. Dad, Annalyn, may gamot na. Huwag mo sila tawagin. Nandito lang ako. Dok, RJ. Dok. Dok, Lindon. Tulungan natin si Annalyn. Dok. Nag-delirium na siya. Dok, dumating na yung gamot. Dok Maniego? Ano yan, Doktor? Ano ba daw? Kasi isang gamot na lang po yung natitira eh. Pero dalawa pa po yung pasyente natin. What? Si Doc Annalyn po at si Sir Noel. Anong wala ng gamot? Paano yung anak ko? She got infected here. She volunteered here. Pagkatapos ngayon, ayaw niyong bigyan ng gamot. Doc, naiintindihan ko po kayo. Kaya lang, pasensya na po talaga. Wala na po talaga akong magagawa eh. Sa'yo napunta yung gamot. Dahil isa ka sa mga stockholders at officers ng hospital. We escalated this to the higher authorities, and that's their decision. May gamot na po ba, Tay? Meron na, anak. Pero ubos na po.